At so yun nga mga idol kalapatid, sa nandito na naman tayo para mag training ng ating mga warrior. Pinautaw ko lang yung araw masyado dahil napaga tayo nang dating. Expect ko nandito tayo ng mga alas 8:30, pero maaga pa ay nandito na tayo, alas 7:10 nandito na tayo. At pahinga ko lang sila, tapos i-release na natin. Kaya kung gusto nyong makita, tara, samahan nyo ako. Palampasin lang muna natin to. May kalaban dito sa pag-release natin. Palalayuin muna natin bago tayo mag-release ng ating mga ibon. Then baka mamaya makakuha ng isa to sa ating mga warrior. At so yun, palampasin lang natin to at mag-release na tayo. At so yun mga idol, i-release na natin yung ibon natin. Nakapagpahinga na sila ng mga 10 minutes. Time check tayo, 8:20. Tara, release natin. Meron na tayong mga ibon na rumekta doon. May kalaban pa pala rito, hindi ko napansin, no. Ito mga ibon natin. Dito rumurumbo. Kasi nga may kalaban doon. Ayan, hindi ko napansin. At so yun, katulad ng dati, lilikumin muna natin ito, ilalagay muna natin sa kotse at babalik tayo mamaya. At yun yung mga ibon natin, hindi ko na napakita sa inyo. Yun, doon na rumumbo. Ayan o. Mamaya siguro makikita natin pagdaan, kasi pagdaan natin, yung highway na yan yung dadaanan natin. Kaya may pasibilidad na makita natin doon sa dadaanan. At so yun, balik na lang tayo mamaya. Halos kararating ko rin lang. Ito ang unang batch na dumating. Sumama kasi yung panahon. Biglang dumilim. Kaya nagwahiwalay. Kasi sa tingnan ko kasi yung araw ngayon, ang sabi ay maaraw. Pero maaraw naman dun sa pinag-release natin. Kaya lang dito, ayan o, kung makikita nyo, maulap pero okay lang. Ito yung unang batch ng mga warrior natin. Ayan pa o, may 6 pang kasunod, 5. Ayan o, natin din yan. Thank you.
At so yun mga idol, silipin muna natin sila. At so yun nga mga idol, ito yung first batch ng ating mga ibon. 19 sila nung dumating. Ito yung 17, pumasok na, nakainom na ng tubig, yung dalawa nasa itaas pa. Kulang pa tayo ng 40. Dahil 60 yung ating inirelease kanina. 40 pa yung kulang. At so yun, balik na lang tayo mamaya. Ito, may bagong dating ulit tayo. Ayan, isang yan. At saka yung tatlo sa itaas na bagong dating. Nahirapan na naman yung mga ibo natin. Ito pa yung tatlo. Ayan o, kung nakikita nyo. Ayan, tatlong yan, 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 yan. Nahirapan na naman yung ating mga ibon. Anim. Ito pa isa, bagong dating. Pito. Yan pa yung apat, bagong dating. Hiwa-hiwalay uli kasi yung mga ibon natin. At so yun mga idol kalapatid, sa ito nakauwi naman lahat yung mga ibon natin kanina. Ngayon magpapakain tayo at meron pa tayong isang pagsubok sa kanila, isa na lang yun. Kapag nakalusot sila doon, okay na. 120 kilometers yung susunod nating alpa sa kanila. Kapag sa Sabado mainit, pwede tayo mag-training ng 120 kilometers. Kapag hindi naman, sa Linggo tayo magte-training sa kanila. Nang makapagpahinga sila ng isang linggo bago yung loading natin ng first lap ng pooling. At pag nag-training tayo ng Sabado or Linggo, magbe-breakpoint tayo ng Miyerkules. Tapos Biyernes, pahinga natin yung breakpoint tayo ng Miyerkules. Tapos pahinga tayo ng Webes, magpa-apply na lang tayo ng Biyernes ng umaga at Sabado ng umaga tayo magpa-apply, at sa hapon ay basketing. Sa nga pala, yan yung blue bar, yan yung kasabay noong isa nating blue bar na nasabit sa kable. Yung tatlo sila, hindi ko lang kung nasan yung C49. Ito, yan yung delbar natin. Ito, yan yung delbar natin. Dalawang beses na siyang isinama natin sa training. Yung isa, ayan, ito, nakataas pa yung paa kasi hindi ko nga alam kung bali yung hita niya. Pero isinama ko siya kanina sa road training natin kanina. Nalpasan natin kanina ang mga ibon natin ng 85 kilometers. Isinabay natin siya. Alam niyo naman, nung nag-training tayo, nung na-accidente ang mga to, hindi pa maya nakakapag-training. Ngayon, sabi ko nga, isasama ko sa training.
ng 85, binigla natin ng 85. Ayan o, nakauwi. Bali pa yung paa niya o. Itong blue bar na to, ito, isa to sa ilalaban natin ng pooling, tsaka ito. Kalimitan, puros blue bar yung ilalaban natin. Meron ako rito isang blue bar, isa siyang cock, ayun yata. Ayan, isa din natin yan sa isasama. Anak kaya ni Jansen 61 at saka nung producer nating Cookman. So yun mga idol kalapatid, pakain na natin sila para maaga rin tayong makauwi mamaya sa bahay. So yun nga mga idol kalapatid, magpapainom na tayo ng ating mga warrior. Magbibigay lang tayo ngayon ng plain water dahil nagbigay tayo ng vitamin sa kanlang pagkain. Bukas na lang tayo magbibigay sa kanila ng probiotic at vitamins para mabilis silang mag-recover. Tubig lang itong bibigay natin sa kanila. At so yun nga mga idol kalapatid, hanggang dito na lang muna ulit tong video natin. At maraming salamat dahil naglaan ka ng oras para tapusin tong video na to. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat po at God bless.